God knows best. Proverbs chapter 16 verse 9. We make our own plans, but the Lord decides where we will go. Gumawa man tayo ng mga plano, ang Diyos pa rin ang nasusunod sa mga detalye ng mga planong yun. Bilisan mo, umakyat ka, manaog, left turn, right turn ka, ang Diyos ang laging nasusunod sa anumang aspeto at anggulo ng ating buhay. At kung iba ang nagustuhan natin, pero Diyos pa rin ang laging nasusunod. Magpasalamat tayo because God knows best. Ika nga ang lagi nating kasabihan, Mama's best. As always, hindi naman kasi lahat ng gusto natin ay naaayon at nakukuha natin. Ano man ang maaari nating gawin, may mga bagay na hindi pa pwede na makukuha natin ng ganap sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang nararapat at kung ano ang dapat para sa atin. Kadalasan hindi natin ito naiintindihan. Ngunit, minsan, ganun pa man sa ating buhay, ay hindi natin nakikitaan na anumang pagkakamali ang nasa itaas. Hindi naman kasi lahat ng gusto natin yun ang mabuti. Akala lang natin yun kung minsan. Kaya kahit siya ang masunod at hindi tayo, may assurance pa rin. Anuman ang hirap ang ating dinadana sa ating buhay, ano man ang pinakamasakit sa ating buhay na nararanasan natin, hindi lingid sa kanyang kaalaman. Alam ko at alam nyo na ito ay kanyang kagustuhan sapagkat sinusubok niya tayo kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya at pananalig sa kanya. At iba ang resulta sa inaasahan din natin. Minsan, yan ang sinasabi natin na nagkakaroon tayo ng blessing is disguise. Mabuti na lang nangyari yon. Mabuti na lang nagkataon na hindi ko siya nag-grab. Kung hindi, napahamak pala ako. So may mga instances tayo na minsan ang alam natin pag nakapag-desisyon tayo sa ating sarili ay tama na. Ika nga, hindi lahat ng tama ay naaayon at nakakabuti para sa ating lahat. Salamat pa rin. Akala nyo, magkakaasawa na kayo last year. Hindi pa rin natuloy. Bakit? May mga trials o pagsubok tayong kinakaharap sa ating buhay. Hindi daglian na ang lahat ng ating kagustuhan ay ating nakakamtan. Salamat. Akala nyo kasi magpapakasal na kayo. Yun pala, magpapasakal kayo. Hindi lingid sa ating kaalaman na huwag tayong padalos-dalos minsan sa pagpapakasal. Madaling sabihin, madaling gawin, ngunit napakahirap itong lisanin. Kapag tayo ay naging kasal na sa ating kabiyak, doon na natin nakikilala ang ating mga sarili, ang kanyang ugali, ang ating ugali. Ika nga ang kadalasan nilang kasabihan, hindi mo makikilala ang isang tao kung hindi mo nakakasama sa isang bubong. Matatawag ko, parang masasabi kong hunyango, nakikiayon,
at nakikibagay sa lahat para hindi natin makilala ang isa't isa. Magsisiman tayo, ngunit ito ay huli na. Iniligtas kayo ng Diyos. Salamat. Akala nyo, mapopromote kayo. Mapopromote ka? O mapopromote tayo? Minsan, there are a lot of expectations sa buhay natin na maaari tayong magkaroon ng pag-asa na ang lahat ng ito ay makakamtan. Ngunit may tamang panahon para dito. Kadalasan, ang expectation natin, pag hindi natin nakukuha, ay lagi tayo nasasaktan. At tayo ay nagdadamdam. At lagi nating isinaalang-alang ang ating pananampalataya. At lagi nating nasisisi ang nasa taas. Kung bakit hindi ipinagkaloob at ibinigay sa iyo ang ating kagustuhan. Kasi kung na-promote kayo, lalo lang lalabas ang inyong mga kakulangan. Kadalasan, pag once na na-promote tayo, sitting pretty na. Ikaw nga, ang kasabihan nila, pag oras na ikaw ay tumakbo sa eleksyon, kung ikaw ay kandidato, pag ikaw ay nanalo, wala ka nang gagawin kundi ikaw ay maupo. Reverse psychology, kung nakukuha nyo ang aking ibig sabihin na may parating at may padama sa inyo at may paunawa sa inyo. Tatakbo ako ngayong eleksyon, ngunit kapag ako ay nanalo, ako ay uupo. So reverse psychology, tayo, mga tao na individual o mga botante, binuto ko yan pero wala naman nagawa. Maaaring napagod na siya sa katakbo ng mga araw ng kanyang kampanya. Baka nagtanggal pa kayo tuloy. Salamat kung nananalangin tayo at sumagot ang ating mahal na Panginoong Jesus ng no. Salamat pa rin. Alangan naman na kung mananalangin tayo, uobligahin natin ang Panginoong Jesus na lagi mag-yes. Hindi sa lahat ng aspeto ng ating mga ninanais at mga bagay na kagustuhan sa ating buhay ay nakukuha. Napakasimple lamang. Halimbawa sa ating mga magulang, pag tayo nagpaalam, ay hindi kagad tayo basta-basta pinapayagan. Sa Panginoon, hindi lahat ng ating dasal. Alam ko at alam din ninyo na kanyang naririnig, ngunit hindi sa lahat ng oras, ito ay kanyang pagbibigyan. Pag ang Diyos ang sumagot sa atin na no, blessing yun. Everything that comes from God is a blessing, kahit no ang kanyang sagot. Dahil dito minsan nakasaalalay ang ating kaligtasan. Nagpray tayo, ang sabi ng Lord o ng ating Panginoon, mamaya na. Later, kumbaga, parang ginagawa pa niya kung anong assessment ang maaaring pwedeng gawin. Kasi ayaw niya magkaroon ng rest. Minsan, ang ating pagdidesisyon ay pabugso-bugso. Minsan, ang alam natin na tama ay tama na. Ngunit, kadalasan tayo ay nagkakamali pa rin. Thank God pa rin kahit tayo ay inip na sa lahat ng ating kagustuhan at nanais sa ating buhay o anumang mga kahilingan. God's timing is perfect. Kadalasan, yan ay hindi natin na-appreciate sa ating mahal na Panginoon. Minsan, hindi na tayo namamalayan ang ating mga kahilingan ay kanyang ipinagkaloob bago pa natin hiniling sa kanya. Ngunit hindi natin
pinapasalamatan o na-appreciate ang mga bagay na iyon. Dapat tayong maniwala, at kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Jesus at patuloy na nagdarasal sa Kanya, wala tayong dapat ireklamo sa ating buhay. Dapat tayong magpasalamat sa ating buhay sa bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taon na lumipas sa ating buhay. Ano mang pangapagsubok na ating nararanasan sa ating buhay, naririyan lagi ang ating mahal na Panginoong Jesus na siyang lagi nakaalalay, ngunit minsan tayo ay nabubulag-bulagan lamang. Kasi ang gusto natin masunod ang ating kagustuhan, na gusto natin makamtan na ang lahat ng ating kahilingan ay makukuha nito sa isang iglap lamang. Hoping guys, sa pamamagitan ng salita na ito ay magising ko kayo. God knows best. Proverbs chapter 6 verse 9. We make our own plans, but the Lord decides we will go. Thank you and God bless everyone.